Hello guys, good day. I'm here ulit, MINDTECH PH. And ngayon guys, is may bago na naman tayong APN. So matutulungan na naman kayo nito na mag-improve at lumakas ang inyong internet connection kung kayo ay gumagamit ng internet using mobile data, packet wifi, and wifi router. Make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para masundan nyo yung steps pa sunod-sunod. Simulan na natin. Pakatapos ng aking intro. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga pala po si MINDTECH PH, gumagawa ako ng mga content na APN, pampalakas at pampabilis ng internet connection, at nag-a-update din ako ng mga bagay-bagay. So kung gusto niyo yung content ko at vlog ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at click mo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. Una natin gagawin, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Click natin yung settings, then hanapin natin yung SIM card and mobile data. So sa ibang device nakalagay dual SIM and mobile network, same lang yan, click lang natin. Then pili tayo ng SIM card kung ano yung gusto natin gamitin. So pwede ito sa Smart, Globe, TM, Dito SIM, Gomo SIM, at kahit ano pa. So compatible siya sa lahat ng SIM cards. So pipiliin ko itong SIM 2, which is Globe. Then sa baba may makikita kayong access point names or APN. Click lang natin yan. Then sa bandang taas, sa kanan, may makikita kayong plus sign or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo ng bagong APN. So mag-fill out tayo dito. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click natin itong name. Then ilagay natin Global Net APN. So yan yung name ng ating APN, Global Net APN. Kung gusto nyo palitan, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. So click OK. Sunod, punta tayo sa APN. Click natin. Then ilagay natin Portal and MMS. So yan yung ilalagay natin, Portal and MMS. Click OK. Sunod, punta tayo sa username. So click natin tong username. Then i-type natin speed.net. So capital letter yung S ng speed at capital letter N yung net. Speed.net. Click OK. Then sunod, punta tayo sa server. Click natin tong server. Ilagay natin www.google.com. So www.google.com. Click nyo lang yung OK. Then sunod, punta tayo sa authentication type. Click natin tong authentication type. Then i-set natin sa PAP. So sa pangalawa, piliin natin yan. Sunod, punta tayo sa APN type. Click natin yung APN type. Then ilagay natin sa APN type default comma SUPL. So yan yung ilalagay natin, default comma SUPL. Sa ibang device, pag clinic mo yung APN type, may lalabas na pagpipilian. So piliin nyo lang yung word na default at SUPL. Pero kung wala, katulad sa akin, i-type nyo na lang yung word na default comma SUPL. Click OK. Sunod, punta tayo sa APN protocol. I-set natin sa IPv4/IPv6. So sa pinakababa yun, piliin natin yan. Then sunod, punta tayo sa APN roaming protocol. So same lang din, IPv4/IPv6. So sa pinakababa, piliin natin yan. Then ito yung pinaka-importante sa lahat. Click natin yung bearer. Then guys, makinig kayo mabuti para mas maunawaan nyo. Pag ang inyong cellphone is LTE ready na o capable na siya ng 4G, pwedeng-pwede na siya sa LTE, syempre yung pipiliin natin dito is LTE. So katulad ng cellphone ko, LTE ready na siya, kaya yung i-check ko lang is LTE lang. Pero kung yung cellphone nyo is hindi pa 4G, so 3G lang siya. So pag 3G lang siya, syempre yung pipiliin nyo, unspecified. Okay? So back lang natin. Double check nyo lang kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, username, and so on and so forth. So siguraduhin lang na tama yung pagkakalagay para 100% gumana yung APN na to. Pag okay na, click lang natin itong save. Then pag na-save na natin, punta tayo sa baba. So punta tayo dun sa ginawa nating APN. So ito yon, Global Net APN. So para ma-activate siya, pinutin natin itong bilog. So click natin yan.
Then pag na-click na natin yan, i-airplane mode natin siya ng 5 seconds. Then after 5 seconds, i-un-airplane mode natin. Then automatic ready na yan at matutulungan ka na para bumilis at lumakas ang inyong internet connection using mobile data. So guys, hindi ako makapag-speed test kasi wala akong load sa SIM card ko. So mamaya tayo mag-speed test sa Paket Wi-Fi. So ngayon guys, mag-set na tayo ng APN sa Paket Wi-Fi. Kailangan muna natin mag-login sa portal ng ating Paket Wi-Fi. So yung Paket Wi-Fi guys, Globe, mag-login muna ako sa portal. So yan guys, andito na tayo sa portal ng aking Globe Paket Wi-Fi. So sa pag-login ng portal, kahit Globe man yan or Smart or ibang brand na Paket Wi-Fi, ang hanapin nyo lang guys is Network Settings, then APN List or APN. Sa Wi-Fi router naman, hanapin nyo lang yung APN settings doon kasi doon kayo magpapalit ng APN. So ngayon, proceed na tayo dito. Click lang natin itong Network Settings. So click natin yan. Then pag na-click na natin yan, may makita tayo ditong APN List. So may APN List dito. So, sa tabi nitong APN List, may makikita kayong plus sign or add button. So ito yon, plus sign or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo ng bagong APN. So ngayon mag-fill out tayo. Magsimula tayo mag-fill out sa profile name. So syempre yung profile name niya, Global Net APN. So yan yung name, Global Net APN. Then sunod, click natin yung username. I-type natin speed.net. So capital letter yung S, speed, at capital letter N yung net, speed.net. Then sunod, punta tayo sa APN. Click natin yung APN. Ilagay natin sa APN, Portal N MMS. So Portal N MMS. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng mga spelling para 100% gumana yung APN sa ating Paket Wi-Fi. Then pag okay na, click lang natin yung save. Then wait natin mag-save yung APN sa Paket Wi-Fi. So saving your settings, antayin lang natin guys na mag-success. So yan guys, success na. So ngayon mag-speed test tayo para subukan natin kung gano'ng nga ba kalakas itong Global Net APN. Okay, so punta tayo sa speed test. Pag wala pa kayong speed test, download na kayo sa Play Store. So yan, click lang natin itong speed test. Then wait natin mag-open. So yan, finding server siya. Wait lang natin maghanap ng server. So yan, okay na. Click lang natin yung go. Then wait natin yung result. So yan guys, napakaganda kasi napakababa ng ping. So yung ping niya is 24 ms. Then yung jitter niya is 5 ms. So pang gaming siya guys. At malakas to sa YouTube. Pagbubrowse sa YouTube, pagbubrowse sa Google, sa Facebook, at lalong-lalo na sa mga nag-online class. So isipin nyo, 1 p.m. ng hapon, mababa o mahina yung internet connection dito sa amin. Pero nagawa pa niyang pumalo ng 10.9 download Mbps gamit lang itong Global Net APN. So talagang napakalupit itong APN kasi nga matutulungan ka talaga mag-improve at lumakas ang internet connection mo. So wait natin yung result ng upload Mbps. So yung upload Mbps niya is 4.67. So yung review ko dito sa Global Net APN na to, talagang nakakapagpabilis at nakakapagpalakas kung compatible sa inyong lugar. So guys, disclaimer, hindi porket malakas o mahina sa akin is katulad din sa inyo. So pwedeng mas malakas, pwedeng mas mabilis, at pwede ring mas mahina sa inyo. Nakadepende pa rin sa compatibility ng APN sa inyong location and at the same time sa inyong device. So sana guys may natutunan kayo. Once again, ng MINDTECH PH, thank you and God bless all. So yan guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Jan Versoza. Shoutout kay Jan Paul Lanito. Shoutout kay Noel Sabihon. And shoutout kay Preach Boy Sidraleg. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.